Punta ako sa best friend ko sa Shatin, sa New Territory. Namimiss ko na sila eh. Medyo malayo siya kasi malapit na yun sa China. Pero madali lang naman kung magte-train ka. Kaya samahan niyo ko guys, maglakbay. Bali, 3 train ang sasakyan ko bago makarating doon. Sa building na to guys, matatagpuan ang Philippine Consulate sa 16th floor. Itong building na to, United Center. Nandito ako sa Admiralty, Hong Kong. Bababa ako para pupunta ako sa MTR Admiralty Station. Sasakay ako papuntang Mongkok. And then, lalabas ako ng train sa Mongkok, mag-interchange ako ng panibagong train papuntang Kolontong. And then, pagdating ko sa Kolontong, lalabas ako ng train na naman, mag-interchange na naman ako ng ibang train papuntang Shatin. Ganon kalayo ang Shatin. Kaso, madali lang siya kung train. Ganon. Ang machine na to, halimbawa wala kang Octopus card, dito ka magbabayad para magkaroon ka ng temporary card na isisiksik mo doon sa entrance papasok sa MTR at sa kung saan, halimbawa saan kang lugar pupunta, and then isisiksik mo rin ulit yung card na yon para makalabas ka. Ganon! Alam niyo ba guys, ang underground train nila dito sa Admiralty, 3 stories pababa. Grabe kalalim. Buti na lang walang earthquake dito. Kung may earthquake, naku, malibing ka ng buhay. Pero dito lang naman sa Admiralty. Sa iba, 2 stories lang. Pero malalim pa rin yun. Diba? Dito, every 5 to maximum 8 minutes dumarating yung train nila. Kaya kung halimbawa nagmamadali ka kahit gano'n pa yung kalayo, naku, ang bilis lang kung train ang sakyan mo. 8 in the morning, 9, mga ganyan. Busy dito ang train dahil yan yung mga tao nagsisimpuntahan sa kung saan nila basta pumunta. Especially kung yung my work days, ganitong oras, nako, busy ang train. Tapos sa hapon naman, yung uwian na mga alas 5, alas 6, alas 7 yan, busy yan ang train. Nandito na ako sa Mongkok. Ngayon, nilipat lang ako ng
train papunta sa Kolantong. Nandito na ang train papuntang Kolantong. Nandito na ako sa Kolantong, mag-interchange ako ng train, pero medyo malayo-layo dito yung train ng papuntang Shatin. So mga 2 minutes siguro lakad o more than 2 minutes. Public transportation nila dito napaka-organized. Kahit yung mga street nila, halimbawa, bagong salta ka lang sa isang lugar, hindi ka mawawala basta may hawak ka lang na address ng pupuntahan mo. Ito yung way na lalakarin mo mga 2 minutes para mag-interchange ka ng train papuntang Shatin. Nandito na ako sa hintayan ng train papuntang Shatin. Kolantong pa rin ito, pero mag-interchange na ako ng train papuntang Shatin. Nandito na ang train papuntang Shatin. Shatin na guys, here na me. Paglabas mo sa entrance ng train, New Town Plaza na. Ang Shatin Station na papalibutan ito ng malalaking mga malls dito sa Shatin. Ito yung mga malls na dinadayo ng taga-China kasi ang Shatin is malapit sa China. Ang biyahe ko from Hong Kong Island to Shatin is almost 1 hour. Kasi ako nasa Hong Kong Island ako. Hong Kong Island, yun yung sentro ng Hong Kong.
Ang Shatin, part na ito siya ng New Territory, malapit to sa China. Sa likod ng New Town Plaza Building, makikita mo yung Shatin Park. Napakalaking Shatin Park. Ito na yung sa likod ng New Town Plaza Building. Yang may atip na pula, Snoopy House yan. Park yan ng mga bata, kung pwedeng maglaro dyan ng mga bata. May iba't ibang karakter dyan, tulad ng Snoopy, at hindi ko pa memorize yung mga ibang karakter na nandiyan. Pero park yan para sa mga bata, kung gusto nilang maglaro. Ayan, may mga media dito ngayon. Di ko alam kung anong meron dito at maraming media. Usually, kapag maraming media, may mga matataas na officialis ng gobyerno nila ang nandito. Yan ang mga pulis dito. Uniform nila, blue, light blue and navy blue pants. Parang kumbaga sa atin, PO1 yan sila. Ito yung park nila. Pwede ka dito mag-bike-bike. Pwede ka mag-rent ng bike dito at mag-bike-bike. Tapos yung atip na puti, may nagko-concert dyan. Minsan may mga live show dyan na parang entertaining sa mga tao. Yan. At dyan sa left side na yan sa dulo, sa likod ng yung white atip na yan, meron dyang river. Malaking river yan dyan. Hindi ko na kayo i-tour guys kasi ang laki-laki ng park na to at ang init-init na yun. Hahanapin ko na lang mga friends ko kung saan sila. Usually kapag nandito kami tumatambay, doon kami sa garden kasi maraming puno doon. Malamig kasi doon eh. Bonding moments after 2 months, ngayon lang kami ulit nagkita-kita. Hanggang dyan lang guys, kwentuhan at kainan sa amin na yun, exclusive, bye-bye!